Hello mga lovelies, hello mga inday ng buhay ko. Once again, here we are again. Welcome to the suburb of Minnesota. Ako nga pala si Juliet at nakatira ako dito sa kabukiran sa baybayin ng Sapa o ng Lawa. Dito lamang yan sa Minnesota, USA. Ayan guys, green na green ang kapaligiran. Dahil today, kami ay papunta sa kaibigan ng aking asawa. Dahil sila nga guys ay lumaki na magkakaibigan at hanggang ngayon na sila ay mga may edad na ay talaga namang close na close pa rin sila sa isa't isa. So alam niyo ba guys na itong magkakaibigan na to, mga successful na sila sa buhay, pero hindi mo kakikitaan ng kahit konting kayabangan sa kanilang mga buhay-buhay. Ito guys, itong grupo na ito guys ay ang talagang mga best friends ng aking asawa. Ayan guys, makikita nyo, di ba napakaganda, another lawa. Kasi nga guys, dito sa Minnesota, there are more than 10,000 lakes. Diyan nga kilala ang Minnesota. At dito nga sa lugar ng kaibigan ng asawa ko, ito ay isa sa mga malayo sa syudad. Kasi kalimitan guys, dito sa Minnesota, kapag ang bahay mo ay nasa liblib at sa tabi ng tubig, yan ay isang valuable property. Ayan guys, o diba, very scenic, very peaceful, at napakaganda ng lugar. Ayan guys, so ito guys nga ang kaibigan ng asawa ko, ay silang lahat ay magkakaibigan na simula pa nung sila ay mga teenagers. At alam niyo ba guys, yung kanilang pagkakaibigan ay pati ang kanilang mga asa-asawa ay naging part na rin ng grupo tulad ko, kaya ako at saka ang aking anak ay kasali rin sa imbitasyon. Kaya naman guys, ngayon nga ay meron kaming salo-salo doon sa lugar ng bahay ng kaibigan ng asawa ko. Dito guys, kung mapapansin nyo, diba ang cute ng lugar? Talaga namang nakakatuwa. Isa ito guys sa mga paborito kong gawin naming mag-anak, ang road trip. Kasi nga guys, pag nag-road trip kami, bukod sa nakaka-relax na siya, ay marami ka pang maraming makikitang magagandang tanawin o mga lugar dito sa Minnesota. Yan guys. So today guys, usually guys, pag ang mga kano ay nagpa-party, most of the time, yan ay potluck. Pero this time guys, ay hindi nga nila kami pinagdala ng pagkain. Kasi gusto nila guys na sila ang mag-provide ng lahat ng mga gagamitin or mga pagkain namin for today. So, alam niyo ba guys, sobrang bait ng mag-asawang ito. Hindi ko man sa inyo maipakita dahil nga ang mga taong ito ay very private people. Pero guys, alam nyo guys, kung makikilala nyo lang sila, mamamangha kayo. Kasi napaka down to earth, napaka babait na tao. At talaga namang parang pamilya na ang touring sa amin guys. So every quarter or every 3 months nga guys, ay mayroon kaming salo-salo ng mga taong ito. However, hindi ako guys nagtitake ng pictures or ng videos nila kasi nga they are private people at hindi rin ako komportable na ipakita sila sa camera. Syempre, for their privacy na rin. At saka guys, dito sa Amerika, hindi sila sanay nang ipinopost ng ibang tao. You have to have permission to post. Ito nga guys, ang kanilang lugar, napakaganda guys. Napakaaliwalas at talaga namang mapapawaw ka sa kanilang property. Ayan, malapit nakatira din sila guys sa My Lake. Ayan. O, diba?
Ang ganda-ganda, guys. Ayan. Nagkataon nga lang, guys, nang pumunta kami sa kanilang bahay ay napakahangin.